Okay, so DC circuit, no? So bago yan is babalikan natin yung mga ilang problems, no, sa previous nating discussion, no? So first, we will try to refresh ourselves doon sa basic Ohm's law, no? Okay, so first problem natin is ito, no? So what is the resistance of a 240 watt circuit, no, which has a current flow of 10 amperes, no? So if you have an idea on how to solve this one, so you could also put your answer sa ating Google Meet chat box, no? We'll try also to solve this one, no, at this moment. So given yung ating wattage, no, which is, okay, so yung wattage natin is 240 volts, no, 240 watts, habang yung current natin is 10 amperes, no? So using the power triangle and the Ohm's law, no? So ito yung like I said sa last nating discussion, ito yung pinakamadaling paraan upang magamit natin yung power formula at yung Ohm's law na formula, no? So we have here E, tapos ito naman I times R. So ito pala, this is V, no? Or E. Okay, so may nagsagot ng 24, isa naman 2.4, no? This is E, this is also R. Okay, so una is kailangan natin kunin yung resistance, no? So using Ohm's law for this one, so takpan natin to, we could say that our R is equal to E over I, or voltage over current. Tapos sa given lang is wala tayong voltage, but we could get our voltage using this one, the power triangle. So E is equals to P over I. So meron tayong 240 watts for the power over 10, no, which is for the current. So meron tayong 240 divide 10. No? So 240 divide 10. Okay, so that is equal to 24. No? So 24 volts. So substitute natin dito. So R is equal to E, which is 24 volts over 10 amperes, no, the given current. So meron tayong 2.4 ohms. So ito yung answer natin, 2.4 ohms, no? Okay, next, what voltage will produce a current of 5 amperes through a resistance of 10 ohms? No? So, ang hinahanap naman natin ngayon is voltage. No? So, given tayo ng current at ng resistance. Okay, solution. So, we have yung ating current is 5 amperes habang yung resistance natin is 10 ohms. So using Ohm's law, no? So E I times R. So solving for E, so E is just current times the resistance. So we have 5 amperes for our current times 10 ohms for the resistance. So our voltage is equal to 50 volts, no? Okay, next. So what current in amperes would be taken by a 1500 watt load on a 75 volt circuit? No? Okay, solution. So yung given natin, the power is equal to 1500 watts. Habang yung voltage, this is the voltage, which is 75 volts, no? Hinahanap natin yung current. So it involves power, no? So gamitin natin yung power triangle. So P is equals to E times I. Solving for I, so I is equal to P over
E, no? So P over E, or power over the voltage. So yung power natin is 1500 watts all over 75 volts, no? So 1500 divide 75, so we have 20, no? So our current I is equal to 20 amperes, no? Okay, another one. So how many watts will a 4 ohm heater dissipate when connected to a 24 volt battery, no? Okay, solution. Okay, so yung given natin, meron tayong resistance which is equal to 4 ohms, habang yung ating voltage is equal to 24 volts, no? So, hinahanap natin dito is the power. So, involving power yan, so gamitin natin yung ating power triangle. So, P is equals to E times I here. Tapos, meron natin resistance, so it involves also the Ohm's law triangle. So, dito yung voltage, I, tapos R. Okay, so to solve for the power, we need to have the current and the voltage, no? So, meron tayong given a voltage, kaso wala tayong current. So, dito sa triangle na to, so almost the triangle, we'll solve for the current, no? So, current is equal to E over R. So, meron tayong voltage, which is 24 volts. Over 4 ohms, so meron tayong 24 divide 4, so that would be 6, no? Amperes. So substituting dito, so we have 6 amperes for the current times yung ating voltage is 24 volts, no? So yung power natin should be in watts, no? So 6 times 24. Okay, so that would be equal to 144 watts. Okay, and the last one. So what is the resistance of a load which takes 60 watts when connected to a 24 volt circuit? No? Okay, solution. So we have our given. So meron tayong power, which is equal to 60 watts. Tapos, meron tayong voltage, which is equal to 20 volts, no? So, involving ito yung power. So, the power triangle, no? I times E. Tapos, yung required is the resistance, no? So, kaya may power, may Ohm's law triangle din tayo, no? So, this is E, I times R. Okay, then we are going to solve for R. So R is equal to E over I. Okay, so sa given natin wala tayong current, but we could solve for current in this power triangle here. So power is ano, current pala. So current is equal to P, no? Power over the voltage, or P over E. So meron tayong 60 watts over 20 volts, so our current is equals to 3 amperes, no? So the resistance now is equal to the voltage is 20, no? 20 volts divide 3 amperes for the current. So we have 20 divide 3, no? So that would be equal to 6.67, no? So, ating resistance is 6.67 ohms, no? So, yun yung mga kanimang problem na may encounter natin based on our previous topic, which is all about basic Ohm's law, no? So, now we will go to the concept proper, yung mga formulas or the concepts involving DC circuit. Now, when we say DC circuit, so a DC circuit is a circuit in which ang ating, ano, ang ating source is DC, no? So DC circuit
So the source natin, so the source voltage or the source current, no? Voltage or current are DC or direct, no? Direct current. So the proper way in analyzing a DC circuit is the very first fundamental way to solving for DC circuit is by using the concept of Ohm's law, no? So talagang gagamit yung Ohm's law when analyzing DC circuit, no? So after using Ohm's law, no, or after knowing Ohm's law, we will also dapat din alam natin yung concept ng series and parallel, no? Series parallel circuits, no? So that is the basic building block of the configuration, no, or mga connection ng ating circuits, either it is that is series or that is parallel, no? So after knowing the series and parallel, so meron na tayong mga tinatawag nating network, no? Network theorems. So what are the network theorems? So meron tayong KCL at KVL, no? Meron din tayong yung Millman's theorem or Maxwell's. Millman's theorem, tapos Maxwell's, mesh current theorem, meron din tayong nodal or nodal, no? Nodal method. Meron ding Thevenin, no? Thevenin and Norton. Tapos superposition. Okay, superposition, no? So ito yung mga iba't ibang network theorems, no? But because we are just taking the RMA exam, ang pinaka-importante lang sa network theorems are these two, no? Yung KCL at KVL na i-discuss din natin mamaya. Itong Millman's, Maxwell, Nodal, Thevenin, Norton, superposition theorem. If you are taking registered electrical engineering exam, so dapat master mo din tong ibang theorem na to, no? For RMA, so ito lang yung mahalaga. Kasi yung KCL and KVL naman is the foundation for all the other theorems, no? So kapag master mo yung KCL at KVL, madali mo ding maintindihan yung Millman's, Maxwell, Nodal, Thevenin, Norton at superposition, no? At the only way para maintindihan mo yung network theorems is you must also know the concept, no, of series and parallel circuit, as well as how to apply Ohm's law, no? Ohm's law if the circuit configuration is series and if the circuit configuration is parallel, no? So ganun lang yung ano, yung pinakabuod, no, pinaka summary ng mga concept, no, when it comes to DC circuit. Okay, so now we will go to series circuit, no? Okay, so series circuit, ano, i-extend ko muna ng konti yung ating circuit, no? Okay, so as you can see on our screen, no, so meron tayong circuit, no, in which we have three resistors, no. Ang resistor natin is R1, R2 and R3. They are connected in series. Tapos meron tayong source, which is a battery, no. So we call our source as V sub T. Tapos meron din tayong current, no. So because may source tayo and the circuit is complete, so meron tayong current flowing through the circuit, no? So meron tayong I total, itong I1. So this is the current flowing on our resistor R1. Yung I2 naman is the current flowing in our resistor R2. At yung I3 is the current flowing in our resistor R3. So, meron tayong mga voltage drop din, which is V1, V2, and V3, no? So, when we are talking about series circuit, ang ating lamang iaano, first na concept ng series circuit is the current, no? The current flowing throughout the circuit is constant. So, yung current na galing sa source, kapag dumaan yan sa ating circuit R1, that is the same current, equal lang yan. Kapag dumaan yan sa ating resistor R2, that is the same current, equal lang din. Kapag dumaan yan sa ating resistor R3, equal pa din yan,
that is the same current, because in a series circuit the current is constant, no? When it comes to voltage naman, ang ating tatandaan when it comes to voltage is that yung bawat resistor natin mayroon siyang tinatawag na voltage drop. So yung voltage drop, so kunyari ito tatlo, so meron tayong tatlong ding voltage drop kasi may tatlo tayong resistor, no? So yung voltage drop V1 para yan sa resistor R1, yung voltage drop V2 para yan sa resistor R2, at yung voltage drop V3, so para yan sa resistor R3. Kapag kinuha natin yung total nitong tatlong voltage drop na to, so that will be equal dito sa ating voltage source, no? So ganyan yan. So ibig sabihin yan, yung ating voltage drop in a series circuit is additive, no? So total siya, or the sum of the voltage drop equal yan sa ating source kapag series circuit, no? Habang yung ating namang resistance, no? So R1, R2, R3, in order for us to get the total resistance, ang gagawin natin is i-add lang natin yung R1, R2, and R3. So the total of the resistance, no? Yung mga resistance na nakasiris. So R1, R2, and R3. When it comes naman sa conductance, so yung conductance that is the reciprocal of our resistance, no? So gagawin natin is kukunin na natin yung reciprocal ng ating mga conductance, ating mga resistance, tapos atin yung i-add. So sa malamang magiging fraction yan. Then after getting the total, atin naman yung i-inverse to get the total conductance. So the easiest way is first, pinakamadaling paraan is just get the total resistance, no? Pagkakuha mo ng total resistance, i-inverse mo, no? Using your calculator para makuha mo yung total conductance, no? So yan yung series circuit, no? The concept of series circuit. Okay? So para mas maintindihan, meron tayong example dito. So 4 resistor with values of 4, 6, 8 and 10 ohms respectively is connected in series through a 60 volt source. Calculate the current flowing through the circuit. So ang kukunin natin is the current na flow sa buong circuit. As we all know, equal lang yun, no? The current flowing in a series circuit, ito na sinabi ko kanina, is equal lang, no? So, pinakuha lang, may namping gawin is to create the circuit, no? Okay, solution, no? So, let's draw the circuit. Okay. So, apat siya na resistances, no? Connected in series, no? Okay. So, yung series kasi, the connection of the elements, no? Yung mga resistor are connected end to end. So, yung kanilang mga dulo, yung mga dulo ng kanilang mga terminals are connected, no? So, kaya tinawag siyang series. So, ito yung magiging R1 natin. R2, R3 and R4. So yung R1 natin, that is equal to 4 ohms. Yung R2, 6 ohms. Yung R3, 8 ohms. At yung R4 is equal to 10 ohms. Okay, so maybe may tanong kayo, what if ang ginawa kong R1 is 10 ohms habang yung R2 ko is 8 ohms, no? So hindi katulad ng ano ng nilagay ko dito or sinulat ko dito. The answer will be the same, no? Kahit kasi yung R1, R2, R3 are just the representation lang yan ng ating mga values, no? So kung alin man diyan yung ano, yung value na ilalagay mo as our resistor R1, no? So in getting the total current, the answer will be the same, no? So yung voltage source natin, so we call that one as E total. So this will be 60 volts, no? Tapos meron tayong current, no? Kasi yan yung hinahanap natin. So that is I total. So yan din yung buong current na tumatakbo sa buong circuit, no? Okay. Yan. So how to get the total current, no? So applying the concept of Ohm's law, no? Kunyari
meron tayong Ohm's law triangle, no? So meron tayong voltage, current, at resistance, no? So kapag sinold natin yung current, so magiging current is equal to voltage over resistance, no? So ganyan lang, no? So ang tanong, ano yung voltage dito? So in sa ating circuit, yung voltage natin is itong total, no? That is the voltage total. Habang yung resistance naman, yan yung total resistance, no? Total resistance. Kasi ang kinukuha natin is the total current, no? So meron tayong total voltage, which is the source itself, 60 volts, no? 60 volts. Kaso wala tayong total resistance. So paano natin kukunin yung total resistance? So going back sa ating concept, no, dito. So our total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3, no? So yan yung ating total resistance, no? So dito apat to. So our total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4, kasi apat ng resistance natin. So meron tayong 4 ohms plus 6 ohms plus 8 ohms plus 10 ohms, no? Okay, so using our calculator, so we have 4 plus 6 plus 8 plus 10. Okay, so that will be equal to 28, no? So our total resistance is equal to 28 ohms. So meron na tayong total resistance, meron na tayong total voltage. So we can now solve for our total current, no? So I total is equal to 60 volts over 20 ohms. So 60 divide 20, that will be 3 amperes. So ito yung ating total current. Okay? Okay, next, no? So next natin ano? May example. Okay. So we have here the voltage division theorem. So ito yung parang shortcut in order for us to analyze better the voltage drop, no? Yung mga voltage drop na nasa series circuit natin, no? Okay? Okay, so i-check muna. So bakit yung comment kasi dito na 2.14 yung ano, no, yung answer. So check ko muna, baka may na mali tayo sa ating ano, calculator. Okay, so for 8 ohms. Ah, 28 pala, no. So thank you for that, Mr. Moreno, no, for suggesting, no, kasi yung ano pala natin, ito dapat 28 ohms. So kaya ito divide 28. So minsan nakakamali tayo sa pag ano ng ating calculation. Okay, so we have 60 divide 28. Okay, so that would be equal to 2.14. So 2.14. Yan. So baguhin natin to. This will be equal to 2.14 ohms. Yan. Okay, so going back to the voltage division theorem. So ito yung gagamitin natin in order for us to ano, to analyze, no, the voltage drop on a given series circuit, especially if the series circuit ay dalawa, no, dalawa lang yung ating resistors, no, we have 2 resistors on our series circuit, no. Okay, so for example, if we are going to get the, no, wala na yung ano pa, pen ko, yun. We are going to get the voltage drop across resistor 1, so that will be our V1, no? So
So V1 is equal to Vt times R1 over R1 plus R2. Habang yung V sub 2 naman natin, that is our voltage drop across R2, so that will be equal to V sub T, that is our voltage source or voltage total, times R2 over R1 plus R2. No? So, the easiest way para madaling maalala itong formula na to is kung ano yung voltage drop ni nahanap mo, V1, no? Kaya V1. So ang i-multiply mo sa yung voltage total is yung resistor. No? Yung resistor na kung saan nandoon yung voltage drop. So kaya ito R1. I-divide mo sa total resistance kasi itong R1 plus R2, so that is just equal to the total resistance, no? So ito din kunyari voltage drop, no, V2, no? So V sub 2. So ang i-multiply mo sa yung ano, voltage source or voltage total is R2, tapos i-divide mo lang sa total resistance R1 plus R2, no? So ganun lang kadali para ma-apply natin yung formula for voltage division theorem. So kaya tinatawag siyang voltage division theorem, so division. So, like I said, when we are discussing kanina about series circuit, yung ano kasi, yung current are divided among these two resistances, no? Sa dalawang ito. So, na-divide yung voltage sa dalawang ito, no? So, kaya meron tayong voltage drop V1 at V2, no? So, kung yung isipin ito, parang ano to, parang hybrid ng Ohm's law, no? So, meron tayo ditong voltage times the resistance over the total resistance. Kaya makukuha ulit natin yung voltage drop, no? Okay, so let's apply that one in a problem, no? So this problem, so lumabas ito mga ganitong tipo ng problem ang kadalasang lumalabas, no, when it comes to DC circuit. So a 10 ohms and 15 ohm resistor are in series across a DC voltage source. If 10 ohm resistor has a voltage drop of 12 volts, how much is the applied voltage? Now, sa problem na to, ang hinahanap natin is the voltage source, no, or the total voltage. So, ang nating gawin is para madaling ma-picture out, no, yung problem is to draw, no, the circuit diagram, no. Okay, so this is our R1, which is equal to 10 ohms. This is our R2, which is equal to 15 ohms. So like I said kanina, kahit alin dito ang gawin yung R1 and R2, the answer will be the same kasi ang i-consider natin is yung voltage drop na nasa 10 ohm, which is 12 volts. So dito, so 10 ohms, 12 volts. So yung voltage drop sa ating R1, kasi yan yung 10 ohms natin, that is equal to 12 volts. No? So, ang hinahanap natin is ito. The total current. The total voltage. Ito gawin na natin itong E1. No? Kasi para hindi tayo malito sa unit. No? Okay. So, if we are going to solve for the total voltage, i-consider natin yung ito. The voltage drop across the 10 ohm resistor kasi ito yung given na voltage eh. So if you are going to solve for that one using this formula, ito, no? So E sub 1 is equal to E sub T, so ito 1 dapat sa taas, R1 over R1 plus R2. Okay. So ang isosolve daw natin is itong E sub T. So ang gagawin, itong ibang mga variable na dito, nilipat natin sa kabila. So, kapag ito nilipat natin, so, ang Lehmann's term dito is cross-multiply. So, kapag yung nasa ibaba, nilipat natin sa kabila para maging nasa taas, ang mangyayari is itong R1 plus R2 ay i-multiply natin sa E sub 1. So, ang mangyayari dyan, E sub 1 times R1 plus R2. Ito naman, ilipat natin sa kabila kasi ito nasa taas. Paglipat niya sa kabila, magiging nasa ibaba. Ayan. So, over, ito pala itong E sub T. Ito pa lang R sub 1. No? So, magiging over R sub 1. Kasi ang hinahanap natin is
a sub t. So, anong nangyari dito? Nawala na yung mga ibang variable na kasama niya kasi nandito na sa kabila. At itong lahat na nandito ay mayroon ng value, which are the given values sa ating problem. No? So, we have 12 volts, that is our E sub 1, ito, times R1 natin is 10 ohms, plus 15 ohms over R1, 10 ohms. No? Okay, so yan yung ating total voltage. No? So, using our calculator, so we have 12 volts, so 10 plus 15 over 10. So that will be equal to 30. No? So ang ating total voltage is equal to 30 volts. So ito na yung answer natin, no? For voltage division theorem. Okay? Now we will go to parallel circuit. No? So parallel circuit. So the parallel circuit is the most common circuit configuration na ginagamit natin kapag nag-wiring tayo sa ating mga load. No? So ito talaga, the parallel circuit. So bakit parallel circuit? Because sa parallel circuit, there is no such thing as voltage drop. No? Because equal lang yung voltage across each of the load sa voltage source, no? Ang nahati lang is yung current, no? So nangyari, this diagram here, we have three resistors connected in parallel, no? Connected in parallel. So we have R1, gamitan ko lang ito, R1, R2, and R3, no? So meron din silang mga voltage across each of the resistor. Ito yung V1, V2, and V3. Our source is V sub T. No? Tapos, meron tayong current. So, ito yung current na kinukuha ng mga load na to, ng mga resistor na to sa ating supply. So, that is total current or I sub T. Tapos, meron tayong current in each branches. So, itong bawat isang ganito, yan, tawag dyan is branches, no? Kaya kapag ang topic natin is about Philippine Electrical Code, na meron tayong tawag na branch circuit, no? Kasi yung ating wiring dyan is in parallel, no? Nakaparallel, kaya meron tayong branches. So ito tawag dito branches, no? So for branch 1 ito, no? Kung branch na saan yung ating R1, meron tayong current which is I sub 1, no? For R2 naman, meron tayong I sub 2 na current. At for R sub 3, meron tayong R3 na I3 na current, no? So, yung ating total voltage, no? Equal yan siya sa total ng bawat current na nasa branches, no? Kunyari, 4 to. So, yung formula natin, meron dyan yung I sub 4 dito. So, the total current is the total current in each of the branches. Habang yung ating total voltage naman, equal yan sa voltage across each branches. So, kung yan dito, sa ating yung supply natin is 24 volts, no? Ito, 24 volts. So, itong V1 natin, 24 volts din yan. Yung V2 natin, 24 volts din yan. Yung V3 natin, 24 volts din yan. So, yan yung pinaka importante na concept ng parallel circuit, no? Equal ang kanyang voltahe. No? Sa series naman, the most important one is the current is constant, no? Across the circuit. Ito naman, sa parallel, equal yung kanyang voltahe. Equal yung voltahe ng source sa voltahe ng mga voltahe ng each of the branches. No? Yung conductance naman, no? So in getting the total conductance, i-add lang natin yung conductance in each branches, which is the reciprocal of our resistances, no? So the total resistance, no? Total resistance, no? So equal din siya sa reciprocal ng
yung total resistance natin is equal sa reciprocal ng ating conductance. So, kunyari, we are going to get the total resistance, so that will just be equal to 1 over the total conductance. So, ito, pwede natin gamitin, no? Fraction, no? So, ang gagawin natin is yung given natin na resistance is i-inverse natin. Kukunin yung sum, tapos i-inverse na naman to get the total resistance, no? So, medyo mahirap kunin yung total resistance in a parallel circuit kasi it will involve a fraction, no? Magiging fraction siya yung ating given na mga resistances. Ang gagawin na lang is kunin lang natin yung kanyang conductance, no? I-add natin yung conductance. Pagtapos ma-add yung conductance, i-inverse natin, kukuha na natin yung total resistance, no? Kasi ito, pag kinuna natin to ng ano, ng total resistance, no? It will involve LCD, no? LCD. So magandang gawin is i-add na lang natin siya as a conductance tapos inverse to get the total resistance. Huh? Okay, so example natin dito. 30, 20 ohm and 5 ohm resistors are connected in parallel. So we need to calculate the equivalent resistance or the total resistance, no? Okay, solution. So, dito meron tayong circuit configuration na naka-parallel. Okay, so meron tayo ditong 30 ohms. Ito yung R1 natin, no? 30 ohms, R2, 20. No? 20 ohms, tapos yung R3 natin is equal to 5 ohms. Okay. So, ang gawin natin is we need to get the total resistance, no? So, RT is just equal to the reciprocal of our total conductance. So, yung total conductance natin, so that is equal to G1 plus G2 plus G3. So, yung conductance ng bawat branches. So, dito, yung ating resistance is 30 ohms. So, that will be, kasi yung resistance is reciprocal ng conductance. So, mayayari yun. That will be 1 over 30, no? Reciprocal, plus 1 over 20, plus 1 over 5, no? Tapos, gamitan niyo ating calculator. So, we have 1 over 30, plus 1 over 20, plus 1 over 5. No? So, yung conductance natin is 17 over 60. No? With the fraction, that will be 0.283. No? 0.283 mo. No? Yan yung ano, unit ng conductance. Or we could also have the unit as Siemens. No? So, ang gawin natin to get the total resistance is i-reciprocal natin to. So, ang mangyayari, R total is equals to 1 over GT. Na yung GT natin is 0.283. So, 1 over 0.283. Yan. So, we have 1 over 0.283. Okay. So, we have 3.53. No? So, 3.53 ohms. So, meron ding shortcut dito sa calculator when it comes to reciprocal, no? Yung pinakamadaling paraan para makakuha tayo ng reciprocal, no? So yung calculator, no? So if yung calculator is nasa bandang dito, no, ng ating screen, no? Kanina pa yan naka-on, no? So ito is a technique, no, kung paano natin kukunin yung total resistance, no, by just using the calculator, especially using reciprocal. So hanapin nyo lang sa calculator nyo yung may x, x to the power of negative 1, no? So, x to the power of negative 1. So, ang gawin nyo lang is i-input nyo yung given na resistance, no? Kunyari, 30 ohms. So, 30. Tapos, i-press nyo yung x to the power of negative 1. So, tawag dyan, itong 30, naka-reciprocal na yan, no? Plus 20. Yan, naka-reciprocal na nito. Plus 5. Yan, naka-reciprocal na yan. So, kapag you press the equal
key or equal button, so lalabas na yung answer. Gagawin naman dito to get the total resistance is ito na naman yung kunan nyo ng reciprocal, no? Katulad ng ginawa natin dito sa ating solution sa baba, no? To katulad dito. To kasi ginawa nito, kinuha na natin dito yung reciprocal niya. So ang gawin natin para makuha tong reciprocal nito is press natin yung answer tapos x to the power of negative 1 equals yan. So we have 2.529 o kapag atin itong ina, no, round off, so that will be 3.53, no? So 3.53, so yung sagot natin is tama, no? So yun na yung shortcut using the calculator. So madali lang, as long as you could create the circuit, then you could now use your calculator. So this calculator, no, is still accepted, no, on the board exam, no, the RMA board exam, yung 570 ES na calculator. Ang hindi na lang accepted is the 991 ES, no? So sa electrical engineering exam at sa RMA exam, accepted pa rin yung pinakamataas na model, which is 570 ES, no? Yung 991, which is mas mataas pa dito na calculator, ito Casio, no? Casio calculator is hindi na siya accepted, no? Hindi siya pwedeng gamitin. So ito na lang yung mataas-taas na model na pwede natin gamitin when we are kung mag-take tayo ng exam sa RME, no? Unlike sa civil engineering, so hindi yung sa civil engineering, if mag-take ng exam sa civil engineering, ang gagawin is isasubmit muna yung calcu, no? The calculator will be submitted first for testing if within the specs ba siya na required, no? Ang pagkakaalam ko is 82 ms lang yata yung accepted for civil engineering, but for EE, no? EE at RME, so wala pa namang pinapalabas na order yung Board of Electrical Engineering, no, ng PRC, if ano yung mga calcu na ba, no, yung bago, yung updated na ano, na list ng mga calcu na pwedeng gamitin for the board exam. So hangga't wala pang pinapalabas, so we will assume, no, na pwede pang gamitin ito, no, kasi kasama to sa model, no, yung 570 ES na calculator, kasama yan sa model na pwede pang gamitin. Ang hindi lang pwede gamitin is yung 991 ES, FX991 ES at FX991 ES plus. So if you have that type of calculator, so mas makabuti is bumili lang kayo ng ibang calcu, no, na ma-lower yung kanyang ano, model, no, para pwede niyang magamit when it comes sa board exam. Kasi aside from knowing the problem, no, or knowing the concept, dapat kabisado niyo rin yung calcu niyo, no? Kaya if you are having yourself review or you're going yourself with a review, dapat yung ginagamit nyo is yung calcu din na gagamitin nyo or same model na calcu na gagamitin nyo when it comes na sa araw ng board exam, no? Para hindi kayo manibago kung ano yung mga keys or kung ano yung kailangan yung pindutin na function, no, sa inyong calculator, no? Okay, so next example. A resistance of 4 ohms is connected across a 100 volt supply, no? Okay, so when another resistor R ohms is connected in parallel with 4 ohms, the total current taken from the supply was found to be 50 ohms. So what is the value of the resistance R? So hinahanap natin is yung value ng resistance R, no? Okay, solution, no? Okay, so meron tayong circuit, no? So ang kanyang source is 100 volts. So ito yung ating total current. Tapos meron tayong resistance, no? R1, which is 4 ohms. Tapos meron din tayong isang resistance dito na hindi natin alam kung ano, kaya tinawag siyang R, no? As per problem, kasi ito yung nahanap. Tapos when this R is connected to our 40 ohm na resistor across or nakaparallel, ang kanilang kinukuha na current from the supply is
50 amperes. Ang tanong, ito nga, ano yung value ng R? Okay. So, the very first thing to do for us is to solve for the total resistance. So, paano natin masolve yung total resistance? So, meron tayo itong total current, itong 50 ohms, at itong total voltage. So, using ohms law, no? So, ibalik natin yung ating triangle dito. Okay? So, R is equal to E over I. So, meron tayong total total voltage, total current, total resistance. So, ating voltage is 100 volts. Tapos, yung ating current is 50 amperes. So, we have 100 volts divide 50. So, that will be equal to 4. Ano? Hindi pala 4. 2 pala. No? So, 100 divide 50, that will be 2 ohms. So, ito yung ating total na resistance. No? So, yung RT naman natin, RT is equal to yung RT natin is equal to the reciprocal, no? 1R1 plus, hindi, gamitin na natin yung ano, formula kanina. So, 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R, no? Kasi ito yung ano natin, sa resistance, no? So, 1 over RT to 1 over 2 is equal to 1 over 4 plus 1 over R. Yan. So, ito, 0.5. No? Gawin natin itong ano, decimal. No? Yung 1/4 naman, that will be 0.25 plus 1 over R. Gagawin natin, ilipat natin ito dito. No? So, mangyayari, that will be, kasi positive to, pag ilipat sa kabila, magiging minus yan. No? 0.25, 1 over R. No? So, mangyayari ngayon, 0.25 is equal to 1 over R. So, ito i-cross-multiply natin. Tapos, ito naman ilipat din sa kabila. So, mangyayari, R is equal to 1 over 0.25. Kasi ito, pupunta sa kabila. So, malalagay sa itaas. Ito naman, galing sa itaas, ipupunta sa kabila. So, ano siya? Mapupunta siya sa ibaba. No? So, 1 divided by 0.25. No? So, 1 divided 0.25. Okay, so that will be equal to 4. So, yung R natin is equal to 4 ohms. Ayan. Okay. Next, no? So, like the, ano, katulad ng series circuit, meron din tayong theorem for parallel circuit, no? So, ang ating gagamitin for parallel circuit is the voltage division theorem, no? The voltage division theorem. Okay. So, paano natin gagamitin yung voltage division theorem, no? So, we'll use that one, no? To solve kung ano yung mga branch circuit current, no? Sa ating parallel circuit. So, magagamit na natin to if dalawa yung ating kaparallel na resistor. No? Okay. So, kunyari, yung hanapin natin is yung branch circuit for R1. No? So, ano yung branch circuit sa circuit R1 natin? No? So, para ma-solve natin yan, so we'll just use this formula, no? Itong formula to, no? So, I1, so ito yung branch circuit natin current for R1, no? So, that will be equal to the total current times the resistance, no? Sa R2 over the total resistance or R1 plus R2. So, unlike sa VDT, na kapag dito 1, sa VDT, kapag dito 1, dito naman 1 din, no? But for CDT, or the current division theorem, so, pag 1 dito, yung ipapartner natin na resistance sa taas is yung
R2, no? Tapos over yan lahat sa total resistance or multi or divide sa total resistance, no? Tapos dito naman pag I2, so kaya sa taas R1, no? Over R1 plus R2, no? So ito katulad nito ng ano, voltage division theorem or VDT. Ang ginawa lang ito for CDT, total ano siya? Total current. Kapag VDT yan, that will be total voltage. Kapag ito I1, so ito R1, no? Dito naman, so total voltage I2, so ito R2, no? So parang baliktad lang sila, no, ng ano, VDT. Yung current division theorem baliktad lang ng voltage division theorem, no? So kapag meron na tayong ito total current tapos yung R1 at R2, so masosolve na natin yung branch circuit, no? Yung branch circuit current I1 and I2 using this formula, no? Okay? So example, no? Ito. So two resistors of 12 ohms and 16 ohms are connected in parallel. If the current flowing to the 12 ohm resistor is 50 amperes, calculate the current flowing in the 16 ohm resistor, no? So yan yung kanyang formula. So hanapin natin yung ano, yung current, no? Flowing on the 16 ohm resistor. Okay. So solution. Okay, so we have this one. Gawin muna natin yung anong circuit diagram natin. Okay, so meron tayong resistor dito. So ito yung R1 natin, no? Ito yung ating 12 ohms. Okay. So ito naman yung ating R2. Ito yung ating 16 ohms. Okay. Tapos, dito, from the given, meron tayong current flowing on the 12 ohm resistor. Ito yung ating I1, which is equal to 50 amperes. No? Ang hanapin natin is yung current na nag-flow sa ating R2, dito na branch. So, ang tawag dyan natin is I2. Ito yung hinahanap. No? Tapos, may source tayo. So, meron din tayong current dito. No? The total current except or the current supplied by our voltage source, which is I subtotal. No, or IT, no? Okay. So paano natin kukunin yung ating total yung ating current, no, sa ating I sub 2, no? So may dalawang pamaraan para i-solve ito. First, pwede nating gamitin yung concept ng parallel circuit. Tapos yung isa naman is using current division theorem, no? Kahit saan doon, the answer will be the same. Unahin natin yung concept ng parallel circuit, no? Okay. Sa dito na branch ito, kunyari meron tayong voltage dito na V1. So, yung voltage na V1 dito equal din yan sa dito na voltage, which is V2. Which is equal also sa ating voltage total or sa source na rin na voltage. So, gawin lang natin itong E, no? Para hindi tayo malito mamaya pag nagsosolve na tayo ng mga voltage, no, sa unit. Okay? Yan. So, kapag nakuha natin yung voltage dito, yung E sub 1, so, ito na rin yung magiging voltahe dito, tapos, ito na yung magiging voltahe dito. Now, if meron tayong voltahe dito using Ohm's law, makukuha din natin yung current kasi meron na tayong resistance. Yung hinahanap kasi is itong current dito, no, sa 16 ohms. So ito, kunin natin yung E sub 1, no? So using Ohm's law, so EIR, so yung E natin, that will be equal to I times R. So kunin natin yung E sub 1, so ito E sub 1, I sub 1, R sub 1. So, meron tayong I sub 1, which is 50
amperes. Meron din tayong R sub 1 which is 12 ohms. So ang ating voltage drop E sub 1, so that will be equal to 50 times 12, no? So it will be 600 volts, no? Then dito naman tayo magsa-solve, no? Kunin natin yung I2, no? So itong ohms triangle gamitin natin, so yung I natin is equal to the voltage over the resistance, no? So I sub 2, E sub 2, R sub 2. Okay, ano yung E sub 2 natin? Equal lang yan sa ating E sub 1, no? Or voltage dito equal sa voltage dito sa both branches. Kasi yan yung pinaka-concept ng parallel circuit. So ito, 600 volts din to. Divide R, no? Which is 16 ohms, no? So using our calculator, so meron na tayong 600 volts divide 16. So we have 37. So yung ating I sub 2 is equal to 37.5 amperes, no? So yan yung sagot natin using the concept of parallel circuit. So using naman natin dito yung ating ano, ating V, yung ating CDT, current division theorem. Okay. So using current division theorem, kunin muna natin yung formula para sa I1, no? So I1 is equal to E sub T R2 over R1 plus R2. I-solve natin ito, yung total current, no? So ito ilipat natin sa kabila. So mayari I1 R1 plus R2. Ito lipat sa kabila. So nasa taas to magiging over yan. So R over R2 equal to total current, no? So yung ating R, yung ating I1, so this is equal to, sa yung problem? Yan, 50 ohms. 50 ohms plus 12 ohms for our R1. Tapos R2, 16 ohms over 16 ohms is equal to the total current, no? Tapos meron tayong 50 tapos 12 plus 16 over 16. Okay, so meron tayong 87.5, no? So ang ating total current is equal to 87.5 amperes, no? So, alam din natin na yung total current equal yan sa total ng ating branch circuit. So, equal yan sa I1 plus I2. So, meron tayong, yung kunin natin is yung I2. So, ilipatin sa kabila yung I1. So, ito positive magiging negative. So, I total minus I1 is equal to I sub 2. So, meron tayong 87.5. And 87.5 minus ano yung ating ano I1, 50, no? 50 minus 50 is equal to I sub 2. So 87.5, and so 87.5 minus 50, so that is equal to 37.5. So yung I2 natin is equal to 37.5 amperes, no? So meron tayong dalawang solution having the same answer. So kayo nang bahala kung alin yung ano solution na mas madali para sa inyo, no? So ito using the concept of parallel circuit and ohms law, ito naman using CDT, tapos yung concept din ng parallel circuit na yung kanyang total current equal yan sa sum, no? Or total ng bawat branches, no? Kapag inad natin yung bawat branches ng ating circuit. Yun. Okay. Now we will go to
the delta and y configuration, no? So this is for DC circuit lang, no? So kasi meron ding y delta or delta y pagdating sa AC, no? Which is also part of our topic on the third discussion sa lecture natin, no? Sa mga susunod na araw, no? So this is for DC circuit in which we are going to get the resistance, no? Itatransform natin yung isang delta na connected na resistor into Y and vice versa, no? Y to delta or delta to Y. Okay, so dito meron tayong diagram dito, no? So itong nasa labas, yung parang triangle, no? Tatlong resistor connected like a triangle, that is delta, no? So lagyan natin yan ng color coding. So ito yan. So itong A, B, and C na resistor natin, to A, B, C, they are connected in delta. Habang yung ating, ito lang bro siguro, X, Y, and Z, so they are connected in Y. Okay. So, for example, if the given, yung given natin is naka-Y, no? Kaganito yung given natin, itong nasa loob, no? X, Y, Z, naka-Y siya. Then, we are asked na i-transform natin siya into delta. So, mangyayari, itong mga resistance dito is atin siyang i-convert na magiging equivalent sa A, B, at C. Kasi ito yung resistance for delta, no? At yung connection niya ng ating A, B, and C ay naka-delta na din, no? So, paano natin gagawin yan? So, ito yung formula, no? Okay, so ito yung formula. So itong formula to, this is for y to delta, no? Kunyari, meron tayong xyz na resistance, no? Tatlo. So para makuha natin yung A, ito A, to get A, gagawin natin is i-multiply natin by pair yung mga resistance na naka-y. So xy, yz, i-add natin sila, plus ZX. Tapos, i-divide natin sa resistance na nasa opposite ng A. So, ano yung resistance na nasa opposite ng A? Ito, si Z. So, kaya, divide Z. Okay. Paano naman kapag B? No? So, ganun pa rin. By pair na multiplication ng bawat resistances. So, XY, YZ, ZX. No? Divide sa resistance na nasa opposite ng B. Ito yung B natin, ang nasa opposite niya is X. So, kaya X yung ating divisor. Para naman sa C, so ganun pa rin, XY plus YZ plus ZX, no? So, multiplication by pair, divide sa resistance na nasa opposite ng ating C, no? So, ang nasa opposite is yung Y. So, kaya divide Y. No? So, yan yung formula. Yan yung derivation kung paano kinuha yung formula. Now, if we are going to get, no, kunin naman natin ngayon yung given is from, given natin is naka-delta. No? Ganyan natin yung kulay. Yan. Yung given natin is naka-delta. So, ito. Ito yung mga formula for delta. Delta to Y, no? So, delta to Y. So, ito yung formula. So, kunyari, X, no? So, ito yung kukunin natin. So, ang mangyayari dyan is kung ano yung nasa malapit na mga resistance, malapit sa X, which is dito sa ating diagram, A and Z. So, A times Z, multiply natin yan, over sa total ng lahat ng ating given na naka given na resistance na naka-delta. So, A plus B plus C. Kunyari, Y na naman. So, Y. So, yung nasa malapit sa kanya is AB. So, A times B over A plus B plus C. Para naman sa Z, yung malapit sa kanya is B at Z. So, kaya B times Z over A plus B plus C. So, ito yung pamaraan natin para makuha yung equivalent resistance kapag delta ginawa nating Y, no? Tapos
What if kung equal yung value ng lahat ng resistors? No? Equal. So, kapag equal, kunyari, lahat ng given natin na resistance, yung X, equal siya sa Y, equal siya sa Z, which is, matabagan nating RY, no? Para makuha natin yung delta, no? Yung R delta natin, no? O yung resistance ng ating delta. So, gagawin lang natin is, i-multiply natin ng 3 yung resistance sa Y. At yun na yung R delta. Yun na yung value natin for A na equal din sa B na equal din siya sa C, which is equal to 3RY. No? So, ganyan yung kadali yung delta Y configuration, no? For DC circuit. So, this is very important kasi kadalasan ituloy lumalabas din to, no? So, hindi siya ganun kadami pag lumabas. Minsan, bihira lang din, no? Minsan, may mga exam na hindi din siya lumalabas. But, malay natin, no? For this exam, baka ang madami is itong ganito, no? At least, you have now the edge na alam niyo na kung paano mo siya i-convert, no? From delta to Y and from Y to delta. Okay? To understand the formula, so we will have an example. So, 3 resistors of 3 ohms, 6 ohms, and 4 ohms respectively are connected in delta configuration. So, we need to calculate the equivalent resistance with the configuration converted into Y, no? Okay. So, solution. So, ang given daw natin is naka-delta, no? And so, ito 3 ohms. Ito 6 ohms. Ito naman 4 ohms. Tapos, i-convert natin siya sa Y. So, itong nasa loob yung ating i-convert, no? So, kunyari ito X, no? Y, at Z. So, kahit magkabaliktad yan, your values will be the same, no? Kasi ito, ano lang ito? Representation lang, no? So, for example, if we are going to get X, no? So, yung X natin, equal yan sa kung ano yung resistance na nasa malapit sa X. So, that will be 3 ohms times 6 ohms over sa total, no? So, 3 plus 6 plus 4. So, we have 18 over, so 6 plus 4, 10 plus 3, 13. No? So, 18 divide 13. So, 18 divide 13. So, equal siya sa 1.38, no? So, 1.38 ohms, no? Now, for Y, so ano yung nasa malapit sa Y? So, that is 3 to times 4. So, 3 times 4 over 3 plus 6 plus 4. So, 18 over, nah, hindi pala 18, 12 pala. 12. So, 12 over 13, no? So, 12 divide 13. So, equal to 0.92, no? 0.92 ohms. Habang yung sa Z naman natin, so yung nasa malapit sa Z na dalawang resistance is 6 and 4 over 3 plus 6 plus 4. So, meron tayong 24 over 13. Okay? So, we have 24 divide 13. So, this will be equal to 1.85. So, 1.85 ohms. No? Okay. Okay, next example.
So 3 120 ohm resistance are connected in delta, no? Three phase, no? What are the equivalent 3 equal in Y? So 3 phase, no? Kasi Y nga, no? 3 phase. Okay, solution. So equal lang yung ating resistance, no? 120. So kapag equal yan, so yung ating R delta is equal to 3RY. Yung given natin is delta, gagawin nating Y. So ito, lilipat natin ito sa kabila, no? So we have R delta, ito nasa taas, so pagkalipat sa kabila, sa baba na yan, is equal to RY. So, yung R delta natin, ito, 120 ohms, no? Na naka-connect in delta. So, kaya 120 ohms yung ating R delta. R delta, so 120 ohms divide 3 RY. That will be equal to 40 ohms. So, ito na yung magiging RY natin, no? So mas madali lang kapag equal yung ating mga resistances, no? Kapag hindi equal, so ito yung gagamitin talaga natin na formula, no? So if you are wondering if meron bang ano hard copy nito or PDF nito. So may PDF nito which is na ilalagay ko din, no? Or i-upload ko din sa ating website. Kaya pwede niyo download or pwede niyo ding pag-aralan ulit, no? After this discussion for tonight, no? Next, we will go to Kirchhoff's law, no? Kirchhoff's theorems or law. So, dalawa lang yan kay Kirchhoff. We have the KCL and the KVL. So, the KCL, so the algebraic sum of the current at any junction or node of an electric current is zero. So, dito yung KCL, no? Ang ibig sabihin yan, kunyari, ito yung junction natin or the connection of all the wires, A. Ang sum nito, ang sum ng mga current, kunyari yung ating I1, ito yun, ito yung ating I2, tapos meron tayong IL, no? Ang sum ng lahat, equal lang yan sa 0, no? So, kapag ito yung, ano, yung concept ng, ano, Kirchhoff's current law, masasabi din natin, yung mga current na napapasok, no? Papasok sa ating A, itong I1 at I2. So, I1 at ating I2. So, dalawa lang siya. So, add natin yan. So, I1 plus I2 equal yan sa current na papalabas sa ating node, no? So, dito, yung current na papalabas sa ating node is the IL. So, kaya equal yan siya sa IL, no? Kapag ito nilipat din sa kabila, magiging minus yan, magiging equal to 0. So, yan yung KCL. Habang yung KVL naman, so yung sum ng mga EMF, no, yung mga sources, yung mga voltage source, at yung mga voltage drop, no, sa isang loop, kunyari isang buong part ng circuit, no, ito, loop na to, ito, isang loop. Yung kanyang sum niyan, no, yung sa EMF, yung sa voltage niya na source, at yung mga voltage drop, equal yan siya sa 0. So, kaya ito, no? So, ito plus ito plus itong voltage drop dito equal siya sa 0. Ito naman plus voltage drop sa ating R2 plus voltage drop din dito equal din siya sa 0. So, ito isang loop. Ito rin isang loop. So, yan yung ibig sabihin ng KVL, no? So, kadalasan sa RMA, yung lumalabas with pertains to KVL is all about the concept, no? So kunyari, ano yung pinaka-concept ng KCL, no? The algebraic sum of all the currents at any junction is equal to 0. So yan yung concept niya, no? So ang kadalasang ginagawa diyan is ano yung pangalan sa ganyan na law, no? Is it KCL, KVL, no? Or ano pang law? So all you need to do is to understand the concept, no? Kapag KCL, yung ating current at any junction, yung sum niya is equal to 0. Kapag KVL naman, yung voltage drop at yung EMF or electromotive force or voltage source at any closed loop, no, sa ating circuit, that is equal to 0. No? So, hindi na masyadong ano, nagpo-focus sa pagsosolve nito kasi ang kadalasang ginagamit or yung kadalasang nagsosolve is we are only considering isa lang yung source, no, that is for
the RMA exam, no? Isa lang yung source nating ito kasi yung KCL, KVL, if the network or the circuit itself, marami siyang source, no? Maraming source. Okay? Now, we will go to practice test, no? Ngayon, kayo naman yung, ano, sasagot sa mga problem, no? So, yung, ano, yung sagot nyo, so, just write the letter of your answer on the chat box, no? Chat box natin, no? Sa ating Google Meet chat box. Pagkatapos niyan is ibibigay ko yun din yung tamang sagot, no? So for sa mga nagtanong dito kung saan makikita yung mga example na hindi niyo naabutan, so ito it is recorded, so ito rin i-upload natin sa ating website, no? Kung saan pwede niyo mapanood lahat from start to finish, no? Katulad nung sa session 1 natin, naka-upload ako doon ng isa, no? From start to finish. Okay? So, for each question sa ating practice test, meron kayong 2 minuto para sumagot, no? Para ibigay ang inyong tamang sagot. Pagkatapos dyan, I will give to you the correct answer, no? So, I hope you will participate, no? For this one, no? Okay? So, for our first question, so, heat in a conductor is produced on the passage of electric current due to. So, reactance, capacitance, impedance, or resistance. So, ano yung nagkukos ng heat kapag may current na dumadaan sa ating conductor? So, ang cause ba niyan is reactance, capacitance, impedance, or resistance. Okay? So, 2 minutes. Ito, hindi na siguro to kailangan ng 2 minutes, no, kasi no need to solve, no, the problem does not require a solution or kailangan pa nating i-solve, no. Okay, so may tatlo nang nag-chat, no, ng kanilang letter, no, ng kanilang answer. Okay, so ilan ba tayong nandito sa meet? So we are 1, 2, 3, 4, 5, no? 5. Okay, so the correct answer is letter D, no? So yung resistance ay nagkukos ng heat, no? Kapag yung ating conductor ay dinaanan ng electric current. Okay? Number 2. Which of the following quantities remain the same in all parts of a series circuit? Yung constant sa series. Voltage, power, current, or resistance. Okay, so ano yung constant in a series circuit? No? So, just chat the letter of your answer in our Google Meet chat box. Okay, so the correct answer, no? The correct answer sa kapag series circuit, the quantity that will remain the same or remain constant in all parts, no? Kapag series circuit is the current, no? The current yung remain constant, no? Current kapag series. When parallel, so ang constant sa parallel is the voltage, no? So yan lang yan, no? Tandaan niyo yung 2. Kapag series, current, kapag voltage, parallel ang constant. Okay, next. What is the total resistance of a 2-resistor represented by R1 and R2 connected in parallel? So alin yung formula dito, no? Yan. So 2 minutes. Thank you.
Okay. So for this one, siguro kailangan nating i-ano to. Kunin natin yung derivation. But the correct answer for this one is yung ano? Yung yari, RT natin, no? So we have R1 over R1 plus 1 over R2, reciprocal, no? So kunan natin to ng LCD. So we have R1 R2, so mangyayari R1 R2 divide R1, so cancel yung R1 times 1, so yung R2 yung nasa taas, sa kabila din yung R1. Kaso ito naka-reciprocal, so we have ito kasi naka-reciprocal, babalik ka rin natin tong ano, itong ating fraction. So mangyayari dyan, R1 over R2 plus R1 or R1 plus R2. So the correct answer is letter A, no? Letter A. So connected in parallel. Okay, next. If 18 resistances each of a value of 36 ohms are connected in parallel, the total resistance is blank. So ano yung total resistance? Okay, so solution, no? So, kapag ganito, equal yung ating resistances na i-connect natin in parallel. So, may, ano ito, may shortcut ito, no? So, in order to get RT, ang gagawin lang natin is, kukunin natin yung given na resistance, no? So, yung R, i-divide natin kung ilang siya na i-connect in parallel, which is N. So, yung R, yan yung ating given na resistance. Okay? Habang yung N is the number of pieces of R to be connected, no? In parallel. So, halimbawa dito, ano yung ating given na resistance? Yung, that is our R, which is 36, no? 36 ohms. Ilang 36 ohms ang i-connect into parallel? So, ito yung ating N. So, 18. So, divide 18. So, yung ating total resistance is equal to 2 ohms. So, the answer is letter B, no? Congratulations dun sa mga kakuha ng tamang sagot.